Guys, welcome back to my channel. Again, i-give tayo ng tubig. So, next time pa yung ating ECQ, guys, no? 1 week. So, hindi pa rin tayo lumalabas. Today, naisipan ko na lang na gumawa ng mga ng video about frequently asked question about dito sa ating motor, Mio Gravis, no? Yamaha 2020 Yamaha Mio Gravis, no? Yan, 125. So yun, naisipan ko na lang na gumawa ng mga ng video about frequently asked question. Ito yung mga tanong na madalas itanong sa mga groups, minsan sa comments. So about dito sa Mio Gravis. Alright, sige, simulan na natin. Okay, diba, namili siya. Okay, alright. So, ayan, no? Number one, no? Ito, naglagay ako ng notes kasi makakalimutan ko ito sigurado dahil malilisa tayo ng 10. Ayan, 10. 10 frequently asked questions. So, yung iba pa sa susunod na lang kasi sobrang haba na nun. So, magsimula na tayo. Number one. Bakit daw may bukol si Gravis? Ayan, marami lang tataka bakit daw may bukol dito sa may ilalim, sa may front wheel, sa may parang araro. Tama ba? Basta may bukol dyan. Mamaya papakita ko pag tumigil tayo. Bakit daw may bukol? So, ano daw problema? Baka daw factory defect. So guys, linawin natin na hindi yung factory defect. Lahat po ng Gravis, Mio Gravis ay may bukol. Ayan ha. Let's treat it na. Let's clarify that, no? Lahat po ng Gravis ay may bukol, no? So parang meron kasi dun din kasi yung mga ano eh, yung mga wirings, mga pati yung tubo ng gas, so baka yun yung dahilan bakit may bukol. So hindi natin alam, pero talaga may bukol siya, guys. Huwag ka magtaka kung meron ka, baka isipin mo perfect. Alright, so number 2, dumako natin sa number 2. Matagtag daw ba si Gravis, no? So sa totoo lang, sa medyo may mga na-try na naman ako motor, medyo matagtag talaga siya. Steeper. So tatanungin nyo naman ano yung matagtag. Ibig sabihin, matigas yung mga shocks niya. So every time malulubak, parang may malakas yung resistance niya sa lubak. So tendency, matagtag. So yun yun, no? So ang ginawa ko dyan, nilambutan ko yung gulong ko. And eventually, nabawasan yung tagtag. Pero sa totoo lang, mas matagtag talaga siya sa kaibang mga motor. So yun yung ating number 2. Ayan, u-turn ako dito, guys, kasi bibili ako ng dog food eh. So, stop ako dito, papakita ko sa inyo yung bukol. Stop ako sa inyo saglit yung bukol, guys. Ayan, guys, oh. Ayan, may bukol yun dyan eh. Ayan, may bukol. Nakita nyo ba? May bukol. Yan yung bukol na tinatawag nila. Okay, let's go. So bibili muna ako ng ano, guys, ng dog food, and then tuloy natin. Okay, cut ko muna. So yun, guys, na nakabili na tayo ng dog food. Talagang mahal yung dog food, demandaan na, grabe. So tuloy tayo sa paglilista ng mga frequently asked question about Mio Gravis. So number 3 ay kadalasan tinatanong, abot ko ba? So, yun, sasabihin nila yung height nila, and then tatatanungin nila kung abot ba nila. So, itong motor, medyo malapad siya, kaya ang tendency, makapabukaka ka. Kaya parang umiiksi yung abot mo sa ground. So, in this case, tayo ang height natin, 5'6", no? Flat-footed tayo pag medyo sa harap tayo nakaupo. 5'4", abot pa din. So, 5'2", tingin ko abot pa din. At nakakita tayo ng rider 5 flat, no? Sa group, nag-post siya na 5 flat siya, abot naman doon niya. Tiptoe nga lang. So, again, nakadepende pa din yung abot dun sa tao. Kasi, minsan, di ba, ang height natin ganito. Tapos, ang maiksi yung bias, mataas yung up, mahaba yung upper body, maiksi yung lower body. So, nakadepende pa din talaga sa legs mo, no, kung maaabot mo siya. Ang best advice ko dyan ay, maganda sakyan nyo muna. Sa kasa, bago nyo bilhin, sakyan nyo muna.
bago nyo pag magtitingin kayo ng motor, sakyan nyo, hindi, pwede naman yun eh, tatanong nyo lang dun sa mga magbabantay. Alright, so yun yun ng number 3, kung abot ko ba number 4, no, okay daw ba sa long ride? So natry ko na to 2 to 3 hours na nagra-ride, walang pahinga, hindi naman tayo nangalay, so comfortable siya. So tingin ko okay naman siya sa long ride, though hindi ko pa siya na-try mga let's say 5 to 6 hours, so hindi ko pa siya na-try. Pero sa akin, para sa akin, tingin ko okay naman siya kasi comfortable nga yung upuan at saka yung riding position, unless tulad niyan kamote. Unless ay ibahin mo yung mga yon, ano? So, right. Tuloy ko, wait lang, abot ko lang to tubig. So yun guys, no, ayan, nabot ko na yung tubig. So yun, number 3 abot ko ba, no? Ay, number 4, okay lang ba sa long drive? So okay siya. Let's go on number 5. Okay ba pag may angkas? So ayan, pakita ko lang yung foot ko. Abot na abot natin, 5-6. Anyway, balik tayo dito, number 5. Okay ba ang may angkas? So nasubukan na natin to may angkas at mas gusto ko siya mag may angkas, no, kasi mas galit yung makina at tendency ma-storky siya pagka may angkas. Para sa yun yung feel ko, ha, kaya ever since parang mas gusto ko yung may angkas, no, kapag ginagamit nito. So tuloy natin yung ating paglista later. Alright, get ko muna. So yan, no, okay, nakabili na tayo ng tubig. Okay, lalabas tayo dito. So as usual, mag-ingat tayo. Dinan muna bago liko. Alright, tuloy na natin yung paglilista guys, no. So number 6. Ito, madalas din itanong to. Top speed / mabagal ba o mabilis ba? So in this case, personal preference nyo yan, no. Pero para sa akin, sagutin ko muna yung una. So what I got on my top speed is 102 kph, no. May angkas ako noon. Though at that time, hindi ko naman talaga kinukuha yung top speed. Na hindi ko na napansin na pumapalo na ako 100. And then tinry ko lang kung hanggang saan, sa stretch ng kalsada, so pumalo ako 102. So yun yung aking top speed dito sa motor. 1 year na to, mahigit. So 102. So doon naman po sa kung mabilis ba, mabagal ba. So hindi kasi ako masyado interesado dun sa dulo o sa top speed, no. Ang nalaga sa akin yung arangkada for overtaking. So pag yun ang pag-usapan natin, yung overtaking. So wala naman ako nagiging problema pag overtake. Hindi naman tayo nag-beaten. Medyo nag-ano lang ako, nag-bavaris lang ako kapag ka mga ano, mga truck o kaya mga bus kasi medyo mahaba. So ang tendency, yun, piniprepare ko talaga. Hindi siya gaya siyempre ng mga higher displacement na kayang-kaya talaga niya kahit track pa yung overtake, walang kaba, no? Kasi torquey tapos malakas talaga yung makina. So yun yung sagot ko dun sa tanong na mabagal ba o at saka ano yung top speed. Alright, so next question ay number 7, mahirap daw bang isusi? So dito kasi sa Gravis, isang ano lang, no, ang pagsusi, ang paglock niya sa pakaliwa lang. So pakita ko sa inyo ito dito. Naghanap din kasi ako abogado guys eh. So yan, patayin ko lang. So mahirap daw ba isusi? Una, kung bago pa yung motor mo tapos parang nahirapan ka isusi, ilock. Kaliwa lang po siya pwede ilock. Yan, pag ganyan lang po, pakaliwa. Hindi mo mailalock pa kanan. Ngayon, kapag naman gusto mo na unlock, minsan ayaw niya. So, ang gagalawin nyo lang, gagalawin nyo lang muna. Okay, para maisusi nyo. Ayan, ganyan. Gagalawin nyo muna, and then saka nyo isusi. Para ma-unlock. Ngayon, kung talagang maganit, I would suggest, lagyan nyo ng WD-40 isusi bago nyo ipasok. Ang sa ganun, baka kasi natutuyuan yung susi, yung susian. Tutuyuan, so lagyan nyo lang. Anong ginagawa nito? What the heck? Patras. So yun guys, no.
Yun, may hirap daw pang isisi. Mukhang wala talaga avocado. So, babalik na ako. Wala talaga. Ay, ito sa likod natin. Alright. So, ayan. So, number 8. Ayan. Anong kasyang helmet dito sa ating Mio Gravis? Alam naman natin na medyo malaki nga yung compartment ng Mio Gravis. Ang tanong, anong helmet yung kakasya sa loob? So, isang helmet lang po ang kasya, no? Sa half face, walang problema kahit anong half face kasya siya. Pero sa full face, may mga full face kasi na medyo masyadong malaki yung outer shell. So in my case, ang nasubukan ko dito is LS2 kasha, Spider kasha, Zebra kasha, ayan, HNJ kasha. So yun yung mga nasubukan ko dito ng ilagay sa loob ng compartment. Yung iba hindi ko pa nasubukan, pero may nagsasabi na hindi daw kasha. So I think dahil din yun sa outer shell, nasa size ng outer shell. Pero basically lahat ng half face kasha yun, no, dito sa ating Mio Gravis. Alright. Pakita ko sa inyo yung compartment. Bibili lang ako dito na kasaba. Wait lang. Ay, kasaba dito. Pichi-pichi. Laba avocado. Ilang avocado? Tapos na talaga yung panahon ng avocado. Ay. Guys, ito po yung compartment, ayan. So guys, ito yung compartment niya, no guys. So ito, 4 na kilo yan, kasyang-kasya. Bibili pa ako ng bigas. Alright, let's go. Bigas, 10 piso isa. Okay. Ano yung avocado? Ano yung kamas yun? Yung kamas at alright guys, so tuloy na natin yung pagdidista guys, no? Nasaan na ba tayo? Number 9. Ayan, ito madalas ko rin nakita ito sa group. Mabibrate daw ang ating Mio Gravis, no? Pag naka-center stand. So yung sa mga may Mio Gravis dyan, so try nyo i-start na naka-center stand. Kapansin nyo nga, medyo mabibrate siya. Which is normal po, no? Normal po yun na talagang mabibrate siya kasi nga naka-center stand. Magtaka po kayo kapag halimbawa nakahinto kayo o naka ano yung mga ganito, nakasakay kayo, tapos mabibrate. So, in this case, yan, papakita ko sa inyo. Hindi naman. Medyo, no? Pero hindi naman yung talagang nanginginig ka, no? So, normal lang po yung vibrate na yon. Tapos, yung ingay na napoproduce ng makina, minsan may magtatanong din, bakit ba may ingay? So, normal po rin yun, yung ingay. Normal din po yan, yung parang may kaluskos. So, yun, wag lang siguro masyadong ayun ko magpanik kasi ang iwas natin ingay yung kalansing yun ang hindi normal yung may makalansing. So tingin ko yun yung hindi normal, pero yung ano parang ito tulad nito yung under ng motor normal lang po yun. May mga namiloso po nga pa nga sa group, sabi daw e-bike daw ang bilhin niya para walang ingay. So hindi naman tayo ganun sumagot, pero sinasabi po natin sa mga newbie na may bagong Mio, normal lang po yung vibration tsaka yung konting ingay. Ayan po. Alright. So let's go sa ating last, no, na tanong.
ano daw ang bagay na accessories. So sinama ko lang siya, sobrang dalas ko siya makita sa mga group na sinalihan ko. Ano daw po yung bagay na accessory? Accessory o mga may dadagdag sa motor. So in that case guys, yun, siguro humingi lang siya ng idea, pero ito yun, syempre iba-iba naman tayo ng preference, no, tsaka mga taste, no. So hindi yung isang bagay pwedeng maganda sa'yo o pangit sa'yo. So yun ang masasabi ko doon, kanya-kanya yan. So yun, pero kung halimbawa naghahanap ka lang talaga ng idea, pwede naman, no. Pero mas maganda, no, huwag ka na lang mag-post ng ganun, kasi nga binabalasubas ng iba. So i-suggest ano na lang, mag-ilan na lang mag-research. So tingin ka na lang, browse ka, ganun, no? Hindi yung parang gusto mo, susubo na lang. So ewan ko, yun yung pananaw ko doon. Kasi ang akin lang, kaya ako naman pinansin, kasi minsan sa group, pag ganun, yun yung pinagsisimula ng mga away nila doon. Minsan nagtatanong siya, ano daw bagay na accessory. So babarahin lang siya, kasi nga, yung tanong niya, parang, siyempre kanya-kanya tayo, diba? Parang ganun, so babarahin ng iba. Though dapat, di naman dapat, pero sa akin lang, para maiwasan yung ganun. Diba? Yung minsan, bago tayo magtanong, yun na lang, bago siguro magtanong, hanapin mo muna yung sagot. Ikaw muna maghanap ng sagot bago ka magtanong. Sa lahat naman ng bagay, no? Kasi minsan yung iba, tinatamad na lang maghanap. Kasi magtatanong na lang para nasasagot agad. So, yun lang. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Tungkol sa motor ang ating content at saka monography sa ating motor. So, kung meron kayong gusto idagdag o itanong, katanungan, i-comment nyo lang sa ating comment box. At always ride safe and God's will. Peace out.